Ganito pala kayaman ang bagong boyfriend ni RC Muñoz na si Seth Hamora na kamag-anak ni Manny Pacquiao. Pinag-uusapan nga ngayon sa social media at mainit-init pa ang balita tungkol sa bagong pag-ibig ng aktres na si RC Muñoz. Tila naging Instagram official na nga sila ng lalaking nakilala bilang si Seth Hamora, pamangkin ng misis ni dating Senador Manny Pacquiao na si Jinky Pacquiao. Nakita kasing magkasama ang dalawa sa South Korea, maging sa dinner ng mga Pacquiao kasama ang Korean actor na si Ji Chang-wook. Walang pagkumpirma pa ang ginawa ni RC tungkol sa chismis na ito, pero nakikita ng mga netizens na maganda naman ang takbo ng kanilang pagsasama kung sakaling may namumuungang pag-iibigan sa pagitan nila. Masaya kasi at iba ang aura ni RC base na rin sa mga litrato na lumabas sa iba't ibang social media platforms. Buwan ng October nang makita ang unang litrato ni na RC at Seth na magkasama kung saan nakaakbay silang pareho sa isa't isa. Simpleng caption lamang ang inilagay ni Seth dito. Tinag lang niya ang IG username ni RC, kalakip ang isang black heart emoji. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin nitong mga nagdaang araw dahil ang simpleng caption noon ay napalitan ng isang makabuluhang mensahe ngayon. Ipinakita kasi ni Seth ang nararamdaman nito sa aktres nang ilabas niya ang litrato nila habang namamasyal sa South Korea. Ang caption nito sa post ay, "They say Disney World is the happiest place on earth. Obviously, they've never been in your arms," at Ramona Thorns, na may isa namang black heart emoji. Nasa IG rin ni Seth ang isa pang litrato nila ni RC na naipost nito noong nakaraang buwan na may caption na, "What's on my bucket list? Everywhere with you," at Ramona Thorns, na nilagyan niya muli ng isang black heart emoji. Masaya rin na naibahagi ng ina ni Seth na si Ling Hamora, sister-in-law ni Jinky Pacquiao, ang kanilang litrato kasama si RC habang nakabakasyon at para na rin sa exhibition match ni Pacman sa Korea. Makikita sa kanyang social media account ang pagsasama ng kanilang pamilya at ni RC na tila welcome na sa buong angkan nila. Nakitaan din ng suporta ang ilang mga kaibigan ni RC na napakomento sa mga sweet photos nila ni Seth at isa na rito ang celebrity nail artist na si Mimi Reyes na tila kinilig sa kanilang litrato na magkasama. Nabuking nga bigla ang bagong lalaki sa buhay ni RC dahil hindi nito maitago ang pagmamahal sa aktres. Mas lumabas na extra sweet ito dahil ipinapakita niya sa buong mundo kung gaano kaimportante at halaga si RC sa kanyang buhay. Gayunpaman, tila nakatago pa rin ang pribadong pagkakakilanlan kay Seth, maliban na lamang sa ilang bagay na kanyang inilalabas sa social media at impormasyon na makakalap sa internet. Isa na rito ang pagiging bahagi ng isang kilalang political clan sa Sarangani Province. Si Seth Shannon Hamora ay isa sa tatlong anak na lalaki nila Ling at Russell Hamora. Nakatag naman sa kanyang Facebook profile ang Notre Dame community sa ilalim ng education information nito. Simula naman noong July 2020, makikita na nagtrabaho ito bilang manager ng Ilior Advertising and Printing Services, isang kumpanya na nag-aalok ng digital at offset printing, advertising at design. Ang main office naman nito ay matatagpuan sa General Santos City. Basketball fanatic din si Seth at suportado nito ang Maharlika Pilipinas Basketball League na siyang binuo at inumpisahan ng kanyang tiyuhin na si Manny Pacquiao. Ang ama ni Seth ay si Sarangani Board Member Russell Hamora na tumakbo noong 2022 elections para sa Sangguniang Panlalawigan sa ilalim ng People's Champ Movement. Sa kabutihang palad ay nanalo ito at nagkaroon ng pwesto para makapagsilbi sa kanilang lugar. Siya ngayon ay isa sa mga board members ng 10th Sangguniang Panlalawigan ng District 1 ng Provincial Government ng Sarangani. Noong November 29 sa 20th session ng Sangguniang Panlalawigan, itinalaga muna si BM Odoy kung siya ay tawagin ng kanyang mga kababayan
bilang temporary presiding officer o acting vice governor. Makikita naman sa social media post ni Seth ang ilang larawan ng mga motorsiklo tulad ng 2020 Yamaha T-Max 560 sports scooter na nasa halos 1 milyon ang halaga. Vespa S125 na ang halaga ay nasa 160,000 pesos at Ducati X Diavel cruiser bike na nasa mahigit 1.7 million hanggang 2.1 million pesos ang presyo. Tila hindi lang motorsiklo ang hilig ni Seth dahil makikita rin ang ilang mga sasakyan sa kanyang post tulad ng pag-soundcheck nito sa isang dilaw na Audi RS5 Sportsback na may halagang aabot ng 4 million pesos at isang dilaw din na Chevrolet Camaro SS na nasa 3.6 million pesos ang halaga. Ibinahagi rin nito ang kanyang experience sa pag-test drive ng isang Rolls-Royce sa tulong ng isang kaibigan nito. Marunong din itong magpatakbo ng speedboat base na rin sa ipinakita nitong pagmamaneho habang nasa Taluya, South Cotabato. Makikitaan din ang hilig si Seth sa mga sapatos tulad ng koleksyon nito ng Air Jordans. Hindi lang mga material na gamit ang gustong kolektahin ni Seth, kundi mga memories sa pinupuntahan nitong mga lugar. Mapapansin na very well-traveled ito dahil ilang bansa na rin ang kanyang nalibot. Andyan ang bakasyon nito sa Canada, Singapore, Japan, USA, Dubai at syempre South Korea. At ang isang hindi malilimutan na karanasan nito ay nang mag-concert ang kilalang English singer-songwriter na si Ed Sheeran. Ito ang naging regalo sa kanya ng kanyang tita Jinky sa kanyang graduation na tinawag niyang best graduation gift dahil hindi lang ito nakapanood ng concert kundi nakasama pa sa isang litrato ang singer. Marami ang nagsasabing maswerte si RC kung nasa isang relasyon na nga ito kay Seth dahil hindi ito nahihiyang isapubliko ang nararamdaman nito para sa kanya. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga tagahanga ni RC dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng isang lalaki na tunay na magmamahal sa kanya. Ilang heartbreaks na rin kasi ang naranasan nito simula nang malaman ng publiko ang kwento tungkol sa kanyang love life. Nariyan ang hiwalayan nito kay Kian Cipriano noong 2010 kung saan inamin ng aktres na third party ang naging sanhi ng kanilang hindi pagkakaunawaan noon. Labis na nasaktan si RC sa hiwalayan nila ni Kian dahil aminado itong siya ang kanyang first love. At inabot ng 4 na taon bago ito nakapag-move on sa pangyayari. Napag-alaman din na kamuntik na siyang mag-quit sa showbiz dahil dito. Nakarelasyon din niya ang bassist ng bandang Itchy Worms na si Kelvin Yu. Ang pinakahuli namang pinag-usapan sa love life ni RC ay ang pakikipagrelasyon nito sa businessman na si Anthony Ng sa loob ng 2 taon. Hindi naman isinapubliko ni RC ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Anthony, pero sinabi nitong masyadong mababaw ang naging rason. Kaya naman nang matanong ito noon tungkol sa breakup niya sa ex-boyfriend at business partner din niya, umaagos ang luha nito sa kanyang mga mata. Matatandaan naman na noong 2019 sa isang interview kay RC, nabanggit nito na kahit wala sa kanyang priority ang mga manliligaw sa kanya, hindi naman niya isinasara ang pintuan ng kanyang puso para sa mga nagnanais makapasok dito. Sinabi rin nito na kinakailangan muna niyang makamove on sa kanyang mga naranasan para makapagmahal muli. At tila ito na ang tamang panahon na makakapagsabing nararapat na ang pagkakaroon nito ng bagong minamahal sa katauhan ni Seth Hamora. Mga ka-showbiz peeps, nais naman naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.